So hi guys, welcome back to the channel. Ako si Curbs at ito ang Curbs PH. At sa araw na ito, panonoorin natin ang interview ng SB19 sa ano ba yan? Sa Music Fest 2021 ng TMA. At ito ay requested ng isang 18 na malupit. Lalagay natin siya dito sa screen. Tignan niyo na lang. Yeah, malupit yan si Ma'am. Ma'am, thank you so much. So, thank you guys sa pag-support at pag-subscribe. Lalong-lalo na sa pag-skip ng ads. I really appreciate it. So, wala na lang madami sasabihin kasi mahaba ito. Umpisa na natin. Let's go. Yeah, yeah. At ngayon, kasama na natin ang always trending na SB19! Hey, let's go. Hi everyone, ako po si Ken. Hey. Hello po, ako po si Pablo. Hello po, ako po si Josh. I'm Justin. Uh-huh. And ako naman po si Stel. And we are SB19! Hello po! Hello po! Okay, kamusta naman kayo? Grabe yung mga smile ni Stel. Tigilan mo ako, pare. B19. Okay naman po kami. Malalakas naman po at walang sakit. Yes. We're very happy din po na meron kaming mga ganap despite ng pandemic. Mm-mm. Very thankful din. And I'm so excited to watch your performance sa G-Music Fest! Oh, excited na rin po. Every time po na may ganitong event, excited din po kami mag-perform. Kasi bibihira lang po talaga magkaroon ng mga ganap ngayong pandemic. Totoo. That's why sobrang we were all looking forward to seeing your performance. Kasi grabe. Grabe. As in, pinapanood ko kayo lagi. Man, meron pala akong ate na pangalan niya ay Kriza. Kung nakaano niyo siya sa Twitter, kasi active niyo siya sa Twitter, Kriza yung pangalan. Hindi ko alam yung pangalan niya sa Twitter. Pero isa sa mga gusto niyo ma-achieve is makapanood ng live sa performance ng SB19. Which is, sana ako din. Sana makapanood tayo ng live, man. Malupit yun for sure. I finally get to see you live. Pero bago muna yan, ha? Ngayon kasi meron tayong TM Tambayan. At balita po, hindi tayo pwedeng hindi maglalaro ng games. So ready na ba kayo sa ating quali? Ready. Ito balita ko, ha? Parang 3 years daw kayo nag-training. 3 years ba? Well, hindi ko po sigurado. Matagal-tagal siya na years. Basta kung matagal. So meron kayong dancing, tapos may singing. Siyempre, meron dyan kahit pa-acting. No? Meron po. Actually, meron. Ito yung actor. Matigan, itong tatlo. Bukod po doon sa ginawa naming mga acting training, meron din po kaming ginagawang content before na parang mag-a-acting kami na may scenario, kanya-kanyang acting, to practice yung acting skills yung, din po namin. Yung Manila so, Zoo. So, syempre, handang-handa kayo sa game natin tonight. Grabe. Ayan na din. By the way, guys, puputulin ko lang, remind ko lang kayo na yung mga SB19 content ay naka-playlist yan. Click nyo lang yung channel, tapos yung playlist, andun yung playlist ng mga reactions for SB19. Ready na sila kasi ito magpapasaya tayo sa ating mga 18 na meron tayong game called React and Act. So simple lang to, nakikita nyo ang ating bowl dyan. Sa loob nitong glass natin, meron tayong mga funny or shocking na situations. As yung challenge natin is, i-act out nyo yan. Oh, and then, huhulaan ng team nyo. Ikaw first kasi kaka-release lang ng solo. Malay mo, mabunot mo. Congratulations, man. Alay, dali pa lang baka naman natin. By the way, yung palayo, pre, 1 million na. Imagine, 1 million agad. What the F, man? Yung channel na yun, hindi pa umabot ng 100,000 nung last. Kaka 100,000 lang ata ngayon noon. Tapos 1 million views. What the F, bro? Kayo pwede magsalita. Ikaw acting. Galing ano, ha? No words. Kinakabahan ako, ha? Okay. Pakita mo din sa akin. Oh my God, ito pa talaga. Oh, shit. Acting. 1, 2, 3, action! Wedding! Oh! Galing ah! Ganun lang? Hindi! Yung situation! Ah, okay. Ganun lang. Dapat exacto masabi namin yung nakalagay. Bride. May kinakasal. Oh. Bride. Ang hiyain ko si Ken eh. Bride. A
nagpa-proposal. Ah, nagpa-propose. Dapat eksakto, word by word by ano, word by word by ano. Someone is proposing to the bride. First word. Seven. Ang proposal. Nag-propose sa first date. Ay, first date. Five. Nagulat. Manicure. Manicure. Hindi. Ano? Ano? One. Proposal. Pero close na yung answer nyo. Ano po? Close na yung answer. Di mo naman sinabi kung paano laruin. Ano ba yun? Ang situation ay sasabihin niya sa inyo na ikakasal na siya. Tot mo. Ah, situation. Di mo nga sinabi. Ito yung pinakamadali. Oh my God, it's free. Pwede na yun, ice lang yan. Babawi tayo, babawi tayo. Papalakpakan natin si Ken. I love it. Ang galing. Oh, next. Ay, mahirap pala. Sige, namin ito. Volunteer next. Sige na ako ng next. Ay, mahirap pala. Medyo mahirap nga yan. Situation pala yung hulaan. What situation po ba ito? May funny. May serious. Parang mahaba. Seryoso siya. Napakahirap. Wait, sige. Magtatanong kami. Oh my God. Okay. Ikaw. Ikaw yung bida. Okay. Oo. Nawawala. Naglalaro. Nakikipaglaban. Ah! Nursery. Umaawat. Ikaw ay umaawat. Dito. Ngayon, ikaw ay umaawat ngayon. Ikaw ay umaawat dito. Ngayon? Umaawat? Wala mga kapitin. Nag-aawat. Ikaw ay nag-aawat ng pangyayari. English? Ah, sounds like. Hanap? Ilaw? Aircon? Mic? Aircon? English, Tagalog? Ikaw ay nag... Second word, con. Two syllables. Two words, ten, two syllables. Nine, naman, eight, seven, naman. Six, ang hirap na. Huwag na, ang pangit. Ito yung maawat three, ng competition. Two, one. Direk, nakuha niya ba? Ay, hindi. Hindi daw. Mahirap. Nakuha. So, ang correct answer ay, ikaw ang nagtagaawat sa nag-aaway dahil gusto mo laging pina-easy ang sama. Ay, grabe naman. Ano yun? Nakakahirap naman yun. Saan ang babayad dyan? Pwede po yun. Parang story na po yung gusto niyong pahula. Tawang-tawa ka ate ha, porkit. Tawang-tawa ka porkit di ka kasali. Di ka mahihirapan. O yung ano? Easy kasi easy. No, galing. May clean na yung oras. Si Josh naman. Talino talaga ni Pablo, bro. Isang story pala yung hulaan, din ako kami na ito. Full story po pala ito. Hindi broma po. Akala ko po yung plot lang eh. Okay din mo si ate ah. Ang hirap. Sa panahon game, maraming ito madali. Three, two, one, action! Sounds like. Matanda. Lolo. Tungkod. Citizen. English. Grandma. Grandpa. Grandma. Sounds like pa lang yan. Grandma. Grandmother. Ano yan? Grand opera. Grandma S. Grupo. SB19. Grupo. Grand celebration of SB19. Doble dekada. Doble dekada. Grand celebration sa doble dekada. Grand winner ang SB19. Grand winner ang SB19 sa isang show sa doble dekada ng TM. Grand winner ang SB19 sa isang show. Paano ba naman? Ang hirap. Grand Prix. Grand winner. Pataas. Grand Junior. Ah, grand winner ng SB19 kasi nanalo tayo sa Billboard Music Awards. Pupunta na ba tayo sa ano? Ano yan kasi kasama? LA! Tamang flex lang, no? Nanalo sa ano yun? Awards? Sa Billboard Awards? Tamang flex lang, Stella. Grand. Sounds like grand. Grammys! 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 Grammys pa lang yun? Ang hirap! Grammys! Ang tama ba yun? May point po ba yun? Hindi na naka-sentence yun. Nanalo ba sa Grammys? Best pop group pa nga eh. Ang hirap! Best pop! Ang istorya? Ang saya! Ang saya? Ang hirap nga nun. Kaya man. Go Justin. 3, 2, 1, action! Cellphone. Walang load. Punyeta talaga. Pag si Justin yung nakikita ko, para talagang chicks yung nakikita ko, men eh. Alam mo yung pogi at maganda at the same time.
putik talaga. Yung hubog ng... Hubog ng yung katawan. Yung mga hubog ng katawan, pang chicks din eh, no? Ngayon, gapaload ka kasi. Walang load pang text. Nagpaload! Pansagan din. Yan pang Pasko. Parang random. Deny-expire! Deny-expire! Di na matatanggi. Walang pera! Pera. Oh, walang load! Pera. Kaso dumating natin sa buhay mo. Hindi ko alam kung anong pinapaulan. Walang load kaya MP. Lang may promo SB19. Wala kang jowa! Same! Hindi masend ang importanteng message. Hindi ko alam pa importante. Dapat pera, importante. Pera. Tama, importante ang pera. Wala. Last. Sino kong nakaisip ng mga nandito? Ano, di ka tamin, ano, lagi sounds like na lang. Okay. So, may 1 point na kayo. Yung word na hindi mo mag-guess. Okay, ladies and gentlemen, get ready. In 3, 2, 1, action! Ikaw. Oh, go on. Dancing, dancing! Go perform tayo. Go perform tayo sa TM. Nag-perform tayo sa TM. Oh, sumakit ang chan. Si Paolo. Sumakit ang chan. Perform pero sumakit ang chan. Ano yun? Nagka-problema na pagod? Habang nagpa-perform, biglang sumakit ang chan. Ano yun? Alex, next! Alex! Napaka-competitive. Okay, walang baka natin for the 2 points! Ang galing! Mahusay, mahusay. Ang husay nga. I'm sure kilala na talaga kayo ng inyong mga fans. But I still want to ask more questions kasi masyado tayong nag-enjoy ngayon. So, ito ba? Kasi diba, alam naman nating lahat dito that you are one of the most celebrated musical icons of your generation. Ano yung pinaka-fulfilling part ng job nyo? Siguro po yung nakakabigay ng inspiration sa mga listeners or alam nyo po yung mga fans namin basically. Yeah. Kasi syempre, yung fame and ano lang yan eh, temporarily yan. Pero yung nabibigay mo na hope sa kanila pang habang buhay po yun. At pwede magbago rin yung buhay nila dahil doon. Yeah. Ang ganda. Na-touch ako. Aww. And it also show na talagang special ang 18 sa inyo. No? Ako. Ay, alam yung connection man that you've made with them. Especially now. Yes. Especially yes, now, yes, grabe. Ano naman ang pinakamahirap gawin? Or ano yung mas mahirap na ginawa ninyo? Yung what? Or yung mapa? What siguro? Siguro po yung what. Kasi po yung what, kung iisipin po natin as a whole, meron po choreography, meron po music video. May iba-ibang ano kasi, aspeto. Tsaka po dun po kasi iba-iba po yung pinakita po namin yung parang individuality ng grupo namin. Tama. Pag pinakinggan mo yung kanta, iba't ibang tunog yung madidinig po. Unlike dun po sa mapa, mas intimate siya na parang gusto lang namin sabihin sa mga magulang or sa tumayong gabay namin sa buhay yung gusto namin sabihin na nagpapasalamat kami na nandiyan sila saka isang tono kami lang naman, kasi able na kami, meron na kaming kakayahan para tulungan sila. So what po talaga you did this in such challenging times kaya literally parang it's your gift to 18 in these trying times as well. Hindi po yung dahilan kung bakit. Kasi po, alam naman po natin sa pandemya ngayon na ang daming striving artists talaga. Sobrang hirap po talaga, hindi lang para sa mga artists, para sa buong sa lahat ng tao sa mundo. Pero since we have 18, parang we were able to push through na parang naging successful pa rin yung release ng mga kanta namin. Napakalupit kasi kung kunyari artist ka, kagaya ng grupo sila, no? Kung artist ka tapos okay, sikat ka, okay. Pero iba pa rin talaga yung meron kang fan base na solid. Na may pangalan pa talaga, di ba? Hindi lang yung parang, kunwari, sino ba? Kunwari, Katniel supporters, ganun. Alam mo yun? Alam natin na, okay, ito sinisupportahan yung si Catherine tsaka si Daniel. Pero iba talaga yung parang may tawag sa inyo, yung, alam mo yun? Parang 18, parang ganun, man. Alam mo talagang nabilong ka dun. At alam mo talaga yung ano, yung parang alam mong fandom, parang merong ganun eh. Parang may importansya eh, alam mo yun?
may ano ka eh, may ano bang tawag diyan? May significance ka. Alam mo na yung SB19 siya ka yung 18, ganun 'yan. Kaya parang ikaw, you know, alam mo talaga na worth it yung mga shit na ginagawa nila para ibigay sa atin yung content. Worth it din yung mga shit na ginagawa natin para kainin yung mga binibigay nila sa atin na contents. Ganun kalupit yung pagka-structure ng 18 siya ka SB9. Patuloy pa rin yung mga activities namin kahit na ganito yung panahon dahil sa kanila talaga, dahil yes, sa 18. Napakalupit. And ngayon naman, no, nasabi natin na you all stuck together through thick and thin, kayo talaga ang magkakasama. Paano nyo ginagawang pina-easy ang samahan ninyo? Tutukan. Hindi, pero ano po eh. Kasi madalas talaga mag-away kami. Ganun talaga. Pero meron po kaming, nag-uusap po kami. Mas katulad po before talaga. Kasi merong nagkaalitan. Siguro we will give time to each other. Pero parang kausapin pa rin namin yung isa't isa para ma-resolve ba yung beef na nangyayari sa bawat isa. So, ayun po. Ganun lang talaga eh. Kasi para naman maging strong yung isang samahan, kailangan magdaan talaga sa mga parang pag... Kahit sa relasyon, hindi totoo kasi yung perfecto eh, alam mo yun. The more na magsasama kayo, the more na tatagal kayo, the more na mag-aaway kayo, at the more na mas lalong magmamahalan kayo. Oh, grabe. Sana all. Basta ganun. The more na, alam mo yun, more aaways, more pagmamahal. Ganun talaga yan, men. Normal talaga yan. Yun yung real shit. Di yung parang perfecto lang. Tapos di mo alam, ginagagawa na. Yung totoong ano talaga, away talaga. Kasi alam mo na, yung shit ng isa, sinasabi niya sa'yo. Kaya nag-aaway kayo. Alam mo, dalawa kayo palitan. Kasi pag wala na yung ganun, parang wala na. Di mo alam yung shit niya, dun niya pala binabaling sa iba. Dun pala siya naglalabas ng sama ng loob sa iba. Eh, hindi kayo nag-aaway. Kasi hindi niya sinasabi sa'yo, parang all goods lang siya, pero dun pala siya nag-ana sa iba. Ganun talaga kaya mag-aaway kayo. Kasi nga, ano kayo eh, one kayo eh, alam mo yun. Yung problema, sinasabi sa'yo, yung problema, natural mag-aaway kayo. Ganun ang relasyon. Or mga challenges talaga. Pare-pares kami ng goal and parang alam namin sa sarili namin na kaya kami nandito sa lugar na yon, hindi lang dahil sa sarili namin, kundi dahil kami as a group. So, yes, isa rin po yun sa iniisip namin na kaya nagpapastrong ng band namin. Oh, ang ganda nun. Ang ganda din ang sinabi ninyo na syempre yung samahan, di ba? Pag alam mong you've conquered challenges, alam yung mas magiging stronger kayo. At ganda, pina-easy talaga ang inyong samahan as SB19. And nakwento nga kanina, no, na dinedicate ang mapa sa inyong parents. Kung dadalhin nyo sila sa isang lugar, anywhere in the world, where and why? Okay. Ako, to be honest, hindi pa kasi nakapag-travel yung family ko. Ever. Outside the country. So, sa bahay lang. Kapatid tsaka mother ko po, sila lang kasi yung parang nakasama ko growing up. So, parang gusto ko po talaga sila dalhin na, yun nga, ever na matapos yung pandemic, makapag-abroad kami, ganun, makapag-vacation. Kahit sa Boracay, kasi parang hindi pa talaga sila nakapag-Boracay, ganun. So, madala ko man lang sa sila sa mga parang gusto rin nila mapunta. Destination. Mm-hmm. Grabe, ramdam na ramdam ko yung love nyo for your family. Uh-huh. Ito ha, may interesting yun tayong tanong from one of your fans. Sabi dito, when you first performed Salamat, sino ang una ninyong naisip yung na 18 pasasalamatan? Hindi po yung Salamat po, yung SLMT po namin. Para sa 18 na tayo, nasabi nila. Ginawa po namin siya, especially for our fans. Kaya po, SLMT walang A. Kasi po, yung A is yung 18. Kumbaga, yung bumubuo ng salitang salamat is... Huwag na. Tapos na. Wala na. Heart ko, men. Huwag na. Sarap pakinggan pala, no? Pag pinabigyan ka ng kahalagahan ng iniidolo mo. What the F, man? Ba't ako? Ba't parang, ano ba yan? Yung mga 18. Kasi po sila yung dahilan kung ba't nandito kami ngayon. Kung paano po sinulat yung lyrics po talaga. Parang, kung hindi ka po masyado pang kakilala kami or kilala yung fandom, parang medyo
ma-lost out ka po kasi ano yung ibang terms na ginamit dito? Kumbaga, sa loob lang din po namin. May inside joke. May inside joke. May inside. So, kumbaga, parang naging special talaga para sa mga ITR at para sa amin yung cut ng SLMT. It's so personal. Doon mo malalaman na may shit sila para sa atin, sa mga 18 na kagaya natin. Meron silang binibigay na shit. Merong importansya na binibigay. Kasi nga, yung meaning ng song, tinanggal pala yung A kasi para sa 18. Hindi kumpleto yung word na salamat kung wala ang 18. Ganun kalupit. What the F, bro? What's the head of SB19? World domination, motherfucker. Parang pwedeng abangan ng mga 18. Patuloy rin po kaming gumagawa ng mga songs para po may ma-release kami in the future. Contents. And contents, ayun po sa aming mga social media accounts. Solo songs. Po, patuloy kami gagawa. Hindi lang, para hindi lang puro music. And yung mga makikita nila sa amin, makikita talaga nila yung tunay na kami. So, ayun po. Doble dekada from now, nasaan na ang SB19? Doble dekada to 20 years. Baka ano, pili ko may anak na ako. Mga family na, nagpapaaral na, no? Siyempre, ninong yung mga... Hindi pwede. Kaya mo yan, kayo mga ninong pag may anak na. Grabe, ganun trata agad. Wala naman ako ang gay. Para maraming gifts yung mga anak ko, siyempre. Basta kukunin ka rin namin ninong. Oo, siyempre. Tirayan bang din? Kumbaga, ginawa po namin na yung part namin dito sa music industry ng Pilipinas. Ito si Ken, napakaseryoso talaga. Pag magsasalita na siya, parang alam mo yun, apakaseryoso, parang nakaka, alam mo yun, nasa dapat, imbes na parang wala lang, parang pag nagsalita siya, parang makikinig ka talaga na, kaya nga, tama talaga, parang ganun ba? At syempre, baka po, apaka-mature na talaga. Hindi ko rin masabi talaga totally, pero sana pong naitupad namin yung mga pangarap talaga namin from the beginning. Sana rin po, iniisip ko na parang 20 years from now, parang isa na tayo sa mga production team, tumutulong na tayo dun sa mga mga umuusmong patuloy. Pero ano yung sinimulan natin, pinagpapatuloy na nila ibang tao at the same time, nandun kami sa likod nila, parang ganun. Mabuhay ang local music, di ba? Palakpakan naman natin yung SB19! At syempre, no, hindi lang puro about your songs, your fans also sent questions na gusto malaman more about you guys. Kaya ito, sabi dito, among your group members, sino daw ang una mong tatawagan at hihingan ng tulong pag naligaw ka? Parang yung tatay ko na lang. Tawang-tawa si Pablo. Hindi rin kami gana eh. Opo eh. Sino? Tsaka meron namang app na pwede mo maasa lang po kami sa app para sa directions. Eh kung ano wala. Sure po, sabutin nyo nga yung tanong, ano ba? Kasi hindi po siya sanay sa mga lugar-lugar eh. Si Josh na lang, para kasi ano si Josh. Ano sa tingin nyo ang magiging celebration nyo pag dumating na kayo sa doble dekada? Siyempre dapat kasama yung TM dyan pag nag-celebrate. Parang doble, triple. Ay, iniisip ko yung 4 dekada. Tama ba? 4 dekada. Ilang taon na tayo nung grabe. Mga magkikikti na. Zumba po yung celebration. Zumba. Siguro masaya mag-concert, tapos kakantayin natin mga lumang kanta. Tapos sasayaw ulit. Tapos sasayaw with dancing and dance, diba? Kasi kami po, lumago kami sa mga kanta ng mga Backstreet Boys, ganyan. Tapos pag nakikita namin sila nagre-reunion, sobrang parang nostalgic, sobrang nakaka-excite yung feeling. So, if ever man na mabigyan ng chance na parang gawin yung ganung bagay na mag-concert, for a cause or parang reunion ng SB19 as mga ugod-ugod. masaya po siguro yung idea niya kasama yung 18. Ito naman, cute yung question na to. Sa inyong samahang pina-easy, sino ang pinaka nakakapagpatawa sa inyo? Na ginamit niyo, mahuhulaan niyo ba yung last app na ginamit niyo? Alam ko po lahat. Wow! Ako? Sige, go. Feeling ko po yung iba, TikTok yung iba. TikTok. Tama
Kasi mahilig pag, wala pa kami ginagawa, nanonood lang po kami ng mga videos. Yeah. Ito naman, ano ang pinaka-memorable niyong experience with 18? Kasi oh, every dapat moment iba yung is memorable po eh. Parang alam niyo yun. Siguro isa po sa mga memorable moments is yung concert namin sa Manila na napuno, parang blue ocean yung buong ano po, buong stage. Ay, buong venue. Siguro po right now, yun talaga yung parang nagmalakas yung impact. Kasi po kami, syempre, namimiss na namin magkaroon ng live performances. Alam ko po lahat po ng tao na namimiss na lumabas, nang walang iniisip na, uy, baka magkasakit ako, syempre. Eh kami po, as a performer, parang iniisip namin, yun po yung trabaho namin eh. Yung, dun kami ginawa. Para ay, tangin na, kung yung SBN pumunta dito, tapos may concert, live, bahala, mamatay na sa COVID. Joke lang. Perform sa stage kasama yung mga tao. And yung feeling na pag nagpa-perform ka, kinakanta ng mga tao yung kanta mo kasabay mo. So, yung nakapagpag-goosebumps, namimiss ko po talaga yung feeling na talagang kasama ko yung mga nakikinig sa akin. Grabe! Sa description mo palang na yun, ginoosebumps na rin ako, promise, oh! And I'm so excited to watch you all perform tomorrow sa G-Music Fest! Yay. Oh, sample naman muna ng mga dance steps nyo, dali! Dance steps? Okay, kanta ka na! Hindi mo ba kanta na? Pina-easy naman tayo dito kausap. Oh, go! Go! Yan, kanta. Pinahirap. Mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa mapa. Pahinga muna, ako lang. Yeah. Ganda! Nakaka-in-love! Ang ganda! Oy, ang ganda nila, ang galing-galing nyo. Thank you so much, SB19, for such a wonderful bonding experience! Maraming salamat din po for having us here. And syempre, don't forget to catch us tomorrow sa G Music Fest. And please, use the hashtag. So that's it. Napanood na natin yung SB19 Tambayan interview. And thank you so much agad sa nag-request. At yun, abangan natin yung mga susunod na kabanata. At eto na, maraming salamat ulit sa panonood. Stay safe kayo palagi at Curbs PH out.